Bayaran pa naman, di ba? Opo, bayad center. Bayad center. May kaso pa kayo. Bayad. Wala na. Wala na ako, sir. Pagkakalit. Hindi makakaringan din yun. Ay mga puro, na ulan na. Wala na yan. Hindi yun. Kuli na yan. Kaya pa hindi kayo kasi hindi kayo sa kanila. Paano pa kanila nyo ako ng tenis? Sa LG ito. Sa kanila ba? Sa kanila. Kukupis kayo niyan. Kukupis kayo ko, pero pero kaya ko. Oo, makakabin nyo kayo ng tenis. Purong. Pagmamahal. Purong pagmamahal. Alright guys, nandito na tayo sa Panay Avenue. At currently meron tayo nakita doon na jeep saka SUV, tinitikita niya SUV. Yung jeep naman mas malamang tinitikita na rin po dahil mayroong driver na lumabas. Tapos ito naman is parang ano to, pang pick up ng mga dito sa hardware naman, pang deliver. So, yun na nga, lumabas na lang yung mga driver. Boss, ito bakit dito pareho eh. May ticket na ako dito eh. Ay ba yun? Saan sasakyan? Isang lisensya lang po, boss. Sige, ito naman lisensya na lang. Yung brother. Ando, nagagay sa kanya, nagbili ng ulam. Ay, shout out. Ayan mga puro, dalawa pala. Nag-shout out pa si Bossing. Napa-shoutout si Bossing at cooperate, nagko-cooperate naman si Bossing na papatikit na lang daw siya. Kesa nga naman na magpataw pa, eh, mas mabigat-bigat pa yung babayaran yan. So papatikit na lang, dalawa, magkaibang lisensya, magkaibang driver. Wala. Kala ko naman, wala. Kala ko okay. Hala, sira pala. Sir Domingo? Ah, so mga puro, hindi natin siya matitikitan dahil hindi niya maitatanggal yung sasakyan dito. So yung mga puro, hindi natin siya matitikitan pala dahil sira pala yung sasakyan, minagawa. So kailangan siyang itow para matanggal yung sasakyan dito. So dito naman mga puro, ay Enroas pala tayo mga puro. Enroas Corner Marveles. So ayun na nga mga puro, ihilahin na lang ito, itutuw po dahil nga sira yung sunyan sakit. So pinapipicture na ni Officer Baguio yung loob kasi yung mga pyesa dahil dadalhin nga sa towing, sa impounding. Ayan, mukhang pinapagawa po. Pero bago pa itong sasakyan, baka ginagawa yung kanyang aircon. Puro, yung isang truck dito na iayos na. Ayan, katulad kanina rin mga puro, may parking space naman. Kaya lang, ayan, natikitan patuloy na violation ng construction dahil nandito siya nakapwesto sa kalsada.
Instead na sana walang hassle, walang babayaran na si bossing. Ayun, kaya paalala ulit mga boss. Lalo na kung may parking naman or yung katabi may parking, saglit lang po kayo, makiusap na lang kayo doon. Doon kayo makiusap sa may parking space sa gwardiya, na makikipark lang kayo saglit na may bababa lang kayo. Kesa dito pa po kayo makiusap sa team namin, sa team natin ng operation, na baka mag pagna-champion po kayo wala po tayong magagawa diyan kundi matikitan lang po talaga. Yun yung mga consideration lang na kaya natin ibigay. Yung magpa-ticket na lang instead of matotoo yung inyong sasakyan. Alright, so dito meron tayong nahila na yung jeep. Yung jeep pala ay nahila. Ayan. Tapos pwede pa rin itong isang itong flatbed, pwede pang sampahan ng isa pa. Ayan. Let's go guys. Alright mga puro, naka-handbrake yung sakyan dahil nga inaayos siya, hindi natin siya ma-release, hindi natin matanggal yung handbrake. So isasampa na lang to dito sa flatbed katulad nung ginawa kanina na naka-handbrake din. Parang hindi kaya. Ay, mga puro, mabigat yung sasakyan, medyo nahihirapan yung ating panghila. So ginagawa natin, tinutulungan natin ng tulak. Para dumulas kasi hindi lane doon. Mga puro, high tech tong isang natin. Dahil hindi kayang pasok sa flight. Dahil hindi po kayang isampa sa flatbed, ito na lang yung pinangkuha po. Dahil umaandar naman yung harapan na gulong. Ayun, actually mga puro, ako ito lang, akin lang po ito personal opinion. Kung ayaw nyo po talaga magka-hassle or magka-problema, sumunod po tayo sa batas. Mag-parking tayo sa tamang parkingan, mag-parking tayo sa pwedeng parkingan, parking tayo dun sa kahit may bayad pero meron kang peace of mind, na hindi ka nangangamba na biglang may operation, maikutan. Pero nag-aaral na lang kami ng And explain ni Officer Martin kasi feeling ko nagpagawa lang ito ng ng aircon. Wala silang space na gawaan, kaya ginagawa po siguro nila ay dito na lang sa kalsada gagawin. So yun nga, ina-explain ni Officer Martin, this is a mabuhay lane, so yeah, hindi po talaga pwede. Alright, let's go guys. Laon-laan street at meron tayong naabutan dito na napakaraming nakapark na mga sasakyan. So meron ditong L300 na pang-deliver. This one is a fiber home na pang-service ng mga internet siguro to or telepono. And kabilaan pa, double parking pa po sila. Mabuhay lang yung mga puro. So yun na, maigpit po tayo dito with regards to obstructions. Ito naman po SUV, nasa kalsada rin. At banda dito, van naman ang nandito.
Tapos dun sa dulo ay kotse. Isang sedan. Oops, sorry. Alis ka na naman. Ewa puro, saludo TFTTM, Sir Officer Cortez, Officer Baguio, and MMDA, Officer Martin. Nag-aaral na tayo kayo dito. Dito mga puro, meron pang isang SUV pa. Ulit, lahat nasa kalsada po. And dito na tayo sa an establishment daw, Kings Point. Alright, so basta may driver, alam niyo na po yan. Basta may driver, ticket. Pag walang driver, towing. O may isasampa tayo dito. At ito pumipeka na yung ating flatbed tow truck. Yan mga puro, tingnan lang natin yung sitwasyon natin dito. Alright mga puro, so titikita na lang po at pinapili natin si Bossing kung MMDA, hindi ko kunin yung disenso niya pero isela niya sa bahay center, mas mataas-taas, or sa local city ordinance, confiscation ng license, mababa lang, 350 lang po yun. So mukhang mas okay kay Bossing yung MMDA citation. Ay, makikiusap lang si boss. Ay mga puro, naulan na. Wala na yan. Alright yan mga puro, at pumili na lang si Bossing na doon lang sa local government siya magpa-ticket, which is mas mura, 350 lang po yan, i-settle niya doon sa Depos Building, sa OBR, sa City Hall,
Tapos, yun nga, City Ordinance confiscated yung kanyang license. Pero ang kagandahan nito mga puro, eligible pa rin siya sa 10 years validation na renewal ng license niya. Unlike pag MMDA po kasi yung tumikit, mabavoid po yung kanya ano, hindi siya magiging ano. Pag nagpa-renew siya, yung hindi ubra yung 10 years kasi meron siyang hit na tinatawag ba. Kumbaga may record. Kailangan kasi pagka 10 years renewal ka, pag nagpa-renew ka for 10 years validation ng iyong lisensya, eh dapat wala kang record or violations nung national, which is MMDA. Alright, yeah, mga puro, medyo malakas yung ulan, ano? At, hindi natin alam kung saan pag-ikot natin, pero rain or shine! Yan ang sipag at galing ang ginagawa ng ating team, TFT-TM, dito sa Lungsod Quezon. Alright, let's go, guys. Yan, mga puro, rain or shine na yung team natin, grabe. Yeah. Napakasipag talaga. Saludo, TFT-TM. Well, thank you. Walang basayang po, lima ako dyan. So yung mga puro, ito muntik na matoto dahil walang driver kanina. Pero yun nga, naihabol. So titikita na lang po natin siya. Obstruction lang eh. Tapos naka rain gear na yung mga team natin. Mga nakakapote na. Pero di ko alam, parang tapos na rin yata tayo dahil wala ng tow truck. Hindi ko, di pa natin alam kung hanggang saan ang ikot natin ngayong araw na to. Saan ba yun? Sa mga po natin sir, sila na 300 na. Ang kanyang penalty at yung fee na kanyang babayaran. Alright, saludo Officer Apa Cortez, Officer Martin, Officer Bagyo, mga team leader natin, nasisipag mga bossing. Siyempre naman ang ating team head Sir Dexter Cardenas. Mabuhay pa bossing, bibig sarot sa ating butiing Mayora, Mayora Joy Belmonte. Let's go guys. Hi. Tulong natin si Telesin Philippines mga puro. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasalan nyo sila. Talaga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, sabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality at the same time, yung value. Abot kaya. Big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, bossing. God bless, boss. Hanapin nyo lang si Ate Erica pagpapa-assist kayo dito. Ayan, sa Telesin Philippines. Thank you so much po. Ayan, punta na kayo dito guys. Third level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagkawahan. Grabe guys, actually, mas matagal pa tong ano, yung buhay nito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so huwag na kayo magganap ng iba. Meron rin silang ano, Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.